Hoy! May negosyo tayo, negosyo taxation. Para ho ito sa OFWs, senior citizen, yung mga walang hanap buhay pero marunong sa English, magsalita ng English, sumulat ng English, o makaintindi ng English. Ano trabaho ko, Mr. Maestro? Minimum wage tax refund specialist. Okay? Ito po yung trabaho nyo, ha? Minimum wage tax refund specialista. Uy, bago yan na. Totoo. Kasi, yeah, ang trabahong yan ay mag-e-expire ng January 2019. Kasi po, yung right to refund an erroneously paid withholding tax on compensation ay mag-e-expire ng January 2019. So, may halos may isang taon na lang yung pong mga minimum wage earner. E teka muna, Mr. Maestro, paano nagkaroon ng minimum wage earner? Gaano kalaki yung refund nila? Kailan nila makukuha yung refund nila? At paano nila makukuha yung refund nila? Kanino din nila makukuha yung refund nila? Ang dami mo namang tanong, wala naman kau binabayad na professional fee sa akin. Pero dahil mahal kita, sasabihin ko sa iyo ngayon, number one, malaki ho yung makukuha nila. Number two, hindi nila yan makukuha sa kanilang previous employer kasi walang ganong batas. Sa kanilang present employer dahil wala hong ganong batas. Pwede lang ho nilang kunin yan sa Bureau of Internal Revenue. Eh sir, paano sila nagkaroon ng refund? Kasi ho nung January 2017, naglabas po ang ating Supreme Court ng desisyon. Ang sabi ng Supreme Court natin, ikaw BIR ka, inutusan mo yung mga sangkatutak na employers na kalahati lang ng personal exemption at additional exemption yung pwedeng i-deduct ng mga minimum wage earner sa 2008. Ayan, 2008. O di kung kalahati lang yung pinagpinayagan under utilized yung personal exemption. Pag underutilized yan, overpaid yung withholding tax on compensation. Kaya, ang sabi ng Supreme Court, i-refund mo BIR. Eh, wala namang matalino't mahusay na minimum wage earner sa taxation. Karamihan yan eh, yung may natapos, di ba? Talagang ganun eh. Katulad ko, hindi ko naman alam ang taxation. Kailangan pag-aralan ko, kahit na nga yung ibang lawyers, ibang CPs, hindi rin alam ang taxation eh. Kaya nangingibang bansa eh. So, pinare-refund. Isa pa sa pwedeng i-refund, eh yung ito. Explain ko sa inyo. Kasi sabing ganun, yung minimum wage earner basic na 10,000 for example, wala hong tax yan. Wala. Eh, itong mga employers na to, minsan nagbibigay ng incentives. Binigyan yung employee nila, yung minimum wage earner, ng 1,000 every month. So, magkano na ngayon ang compensation nilang minimum wage earner? 11,000. Eh, in an average, pag ikaw ay naging taxable, yung 1 month salary mo ay katumbas ng iyong isang taong tax. Oh. So, kung 11,000 yung compensation niya, eh definitely, yung withholding tax on compensation niya, 11,000. Eh, gaano kadami yung minimum wage earner? Ito yung oportunidad para sa mga accountants, bookkeeper, consultants. Eh. 20 million. Yeah? Ito, 20 million. 20 million yung minimum wage earner. Sabihin natin, 10 million na lang dyan yung nabigyan ng ganon. Aba, 99, ha? 99,000 sa computation ko, ha? Kasi 2009 up to 2017 nangyari. So, 9 years yan, 9 years. So, kung na-withhold ang mga previous at current employers nila ng 11,000, so, 11,000 multiply mo ng 9 years, ang bawat isang minimum wage earner makaka-refund estimated ng 99,000. Andang laking pera niyan pagdating sa minimum wage earner. Eh, sino tutulong? 10 million yan, Mr. Maestro. Definitely hindi ako. Okay? Hindi ko kayang servisyuhan ng 10 million. Pero, kung magsasama-sama tayong mga accountants, bookkeeper, consultant, at magtutulong-tulong tayo, aba, magkakaroon ka ng hanap buhay. Kasi, eh, karamihan naman sa atin ay WWIFM. What it is for me. Diba? What's in, well, eh, hindi ko alam kung anong ibig sabihin na yan. Ha, nahihirapan yung dila ko eh. Pero, pwede ho kayong mag-share.
Huwag na ho kayong kumolekta ng professional fee. Mag-share na lang ho kayo dun sa mga makukuhang tax refund ng mga minimum wage earners. Sa buong Pilipinas ho yan. Hindi lang ho yan sa pribadong kumpanya, pati na ho yung mga government officials o employee na nagtatrabaho sa gobyerno, whether regular or casual. Kahit resigned na or terminated, pwede nyo po yung kolektahin. Naiintindihan nyo po yun, di ba? So, pwede kayong maging minimum tax refund, minimum wage earner tax refund specialist. Paano ako magiging ganyan, Mr. Maestro? Tuturuan kita. Mag-i-invest ako sa'yo. Ang rate ko, 50,000. Huwag na natin yung pag-usapan. Diyos ko. Ang objective ko kasi is makatulong sa minimum wage earner. Number one. Number two, makatulong sa'yo kung gusto mong maging expert sa tax. Magsimula ka dito. Ito yung entry level. Okay? Ano gagawin ko, Mr. Maestro? Okay, ang gagawin mo is pumunta ka sa patreon.com/emilinotmaestro at mag-donate ka ngayon, today, 2,000 pesos. Yung donation mo gagamitin ko para mapalaganap ito at malaman ng mga minimum wage earner na meron silang tax refund. At malaman ng minimum wage earner na nag-o-offer ka ng services mong yon. At bibigyan kita nito. Kauna-unahang tax code o ka-tax code ang tawag namin na in-incorporate na po yung... Teka lang, inom ako. Train. Okay? O huwag nyo kalimutan, may mga train seminar din ako. Ito po ay mag-expire, hindi ito forever. Kailangan po ninyong ma-file yung application for tax refund before January 2019. Otherwise, yung pera ninyo ay magiging pag-aari na ng Republic of the Philippines, which is kasama ko doon, o pag-aari na ng gobyerno. Sayang. Yung mga nasa probinsya po, wag na ho kayong pumunta sa Pilipinas, sa Philippines, wag na ho kayong pumunta sa Maynila, at gagawa ako ng training seminar para dito. Ha? Para dito. Pero pag-usapan din natin kung gusto nyo maging partner ako sa ganyan, pwede rin tayo mag-partner. Para malaman ninyo kung ano ang mga dapat nyong gawin. Okay? Donate 2,000 today at makakukuha ho ninyo yung mga tips, techniques, and lectures about how to be a minimum wage earner tax refund specialist para ho kayo magkaroon ng hanap buhay. Negosyo taxation. O kayong mga minimum wage earner, ipakalat nyo to ha. Kasi maraming makikinabang. 10 million, sabihin na lang natin, mali yung computation ko, 20 million, naging 10 million na lang. At yung gusto hong maging espesyalista sa tax mapping, mag-i-invest nga ako sa inyo. Meron ho akong study now, pay ETM later. Yan ang investment ko sa inyo. Pwede ho kayong maging espesyalista sa letter of authority. Pwede ho kayong maging espesyalista sa offline kandado. At pwede ho kayong maging espesyalista sa tax mapping. So, pwede ho ninyong pagkaperahan ho ito. Baka charge ho kayo ng professional fee. Ito yung last libro ko yung. Pakita ko lang. Okay? So, makita-kita ho tayo. 50 seats lang ho yung meetups natin sa February 27, Quezon City, University of the Philippine Campus. Yung una hong 50 lang ang pwedeng umaten. Kaya i-confirm nyo kung within 50 kayo. Ha? The magic 50. Maraming salamat. Mabuhay ka.